na yung pagpapakulan ng side. Ito yung pagpapakulan ng side natin. Ito yung naging itsura niya, no? Kung tumagal. Kulang pa rin pa rin siya, makinis pa rin. Kaya lang yun, siyempre yung mga medyo tato yata maanang magtitigas na bagay, namumuti talaga siya. Umuha nito eh, laging basa. Dito naglalaba, ikinukustos dito yung mga labahin nila. Hindi na mumuti siyempre, kasi araw-araw na maginagamit. So, itong kasing ano, ginamit natin pintura, talagang ano lang siya, yung mura lang siya, kaya lang talagang medyo pagka, siyempre bagong kabit, lahat naman ang bagay na bagong ano natin ay medyo magandang tingnan. Kaya ngayon, wala na naman yung nagupa. Gagawin na naman natin yan, ipapupulay na naman natin. Hanggat wala pa tayong tiles kasi hindi pa naman nagre-request ni nagupa dito na yung gusto nila yung naka-tiles. So may naman sa kanila yung ganyang pula. So may nag-comment kasi sa akin nung ano, siguro marunong din siya sa magpipintura. Bakit ko raw ginamitan ng ano, ng latex na pintura yung ano, sa side na ganito. Sa ano, loob ko na pinaliwanag ko naman doon sa aking ano, intro, ano, yung ginamit natin ng pintura. Nakadesign talaga to sa pang, ano, pang concrete. Ano. So hindi mo sasabihin na mali yung ginawa ko kasi yan talaga, yung tile red na yan. Kaya nga tile red kasi ang point niya, kung halimbawa wala pa siya tiles, bagay nito, tatiles ko naman talaga to. Pero makinis na siya. Pinahirin ko muna ng pula. Pag itong pinahit ko naman, hindi naman siya as in yung makintab kasi mahal yun eh. Yung makintab, ibig sabihin, gagastos ka ng malaki para ano. Tsaka yung makintab na yun, pan-light time na rin yun kasi talaga maganda yung makintab. Ito naman sa akin, mura lang to eh. Nasa 400 lang yung ginastos ko, mayroon pa sobra. So, apang wala pang taisin nga, no? Mga patos, no? Yun ang nangyari si Fred. Halos taon na rin nakalipas yan. Na fade out na yung kulay. So, bago na naman natin yung pagpapahan niya, gagawin na naman natin ayusin. Tapos ito pala kasi magkakaroon tayo na dugtong doon sa taas. No? Magkakaroon tayo dito ng ano, additional na poste. Ito kasi yung taas nito. Yan. May poste yan sa taas. Kasi yung pinatungang ko to ng islam. Hindi ko na lagyan ng ano dito na ano tawag dito. Hindi ko nilagyan ng poste. Dapat talaga lalagyan to. So ngayon, bago kong gawin yung nasa taas, ang gagawin natin ito, tatabasin ito. Tapos yun, lalagyan ko, uubukahin yung baba na yan, pinakapuntad yun. So magkakakisa na ako. Additional na poste. Sabihin mo, ano? Dadagdagan natin para hindi sa alanganin kasi siyempre, bubot. Ito mo tayo ng ano, mag... tawag dito, magdadagdag ng bata, ang gulo ng bata. Ang hirap kung pag kami ng gugulo, nawawala ka sa ano eh. Dadagdag tayo ng bali pangatlo pala pag na kasi yun eh. Kung para sigurado, kasi ang poste niya, puro kanto lang, no? Ito, kanto dito. Magdadagdag tayo dito. So makikita niyo na lang mga katos na ito, pag ginawa ko na ito. Bago ko paupahan ito, kaya kailangan muna natin gawin yun. Kasi importante itong gagawin yung poste. So, makikita niyo na lang pagka tinasas na natin yan, ito lang naman yung update natin yan. Hanggang sa matapos to at magpipinturahan din natin ng bago, papupulay ulit natin kasi ito talaga, maniwala kayo sa hindi, lahat naman ng pader na yung siyempre parang mga ordinaryong bahay lang naman to. Gagawin siya ng mga bak-bak-bak na yung ganito. Yung mga, eh no. So yan lahat ay i-re-repay ulit natin yan, re-repay natin, marinsin. Masilyahan kasi sira na naman. So yun, lahat talaga ng kahit nga yung bahay na hindi tinitirahan, mga katos na sisira, ano, kakaroon siya ng mga sira. Yung naka-ano lang yun, naka-isa ko lang. Lalo na yung nakatira, syempre. Yung mga gumagalaw na gamit, may nilalagay na matitigas na bagay. Gaya niyan ito. So, re-repair ulit natin yan. Pag-abang na lang natin sa pag-abang na lang kayo. Ito, babaguhin ko rin yung pintana nito. Tatanggalin. May itataas ng konti si mababa. Ito, kita-kita lang sa labas. O, iaangat natin yan. Bali, ito na rin gagamitin kong mga, ano, mga bakal. Babaguhin lang natin yung ano, may tatanggalin na tayo dito. So, rear model lang natin ito kasi marunong naman tayo sa pag
Kay welding ano. So lahat itong ginagawa, ginawa dito, ako lang gumawa dito mga kasus. So, makikita nyo sa mga vlog kong ibang mga content, no? Mix ang pag-vlog ko eh. Kasi kahit hindi ko sasabihin ko na tayo, marami na akong nalalaman, ano? Sa mga kaya ng pag-fishing, ano? Pag-utan ko rin yung gawa. So, lalo sa construction, talagang nasa puso natin yung construction. Kaya lang, dito na mga ginagawa ko, lahat ako, ako lang ang gumawa nito eh. So, lahat naman yan, makikita nyo yun sa maayos. Eh mga katods, no? Nabitin ako sa vlog ko, may dumating yung makulit na bisita. Kumpare ko kasi yung ko. Eh ito, kinukot ko naman. Sa mga nagre-repair ng mga, ano, ng mga pintura, meron kasing nakikita na nila may langat na, no? Pinapahiran na lang ulit ng pintura, no? Talagang hindi siya titigil sa kaangat. Kailangan talaga tatanggalin mo yung mga bukol-bukol. Ayan ang nangyayari niyan, eh. May madali lang siya tanggalin, no? Hindi mo talaga maiwasan sa ilang kahit sa mga malalaking bahay nagkakaroon ng ganyan. So kailangan yan, tanggalin mo siya hanggang saan may nakaangas ng pintura, kailangan tanggalin. Gaya nito mga parang mga bukol-bukol, ayun o. Ayan o, mga bukol-bukol, ayun o. Ang ilalim niyan, hangin na, may loob ng mayakin o. So yun ang sekreto ng pagtatanggal ng pintura talaga ng pag nag-depend ka, yan o. Kailangan mo kung saan hanggang saan may angat, kailangan ano mo yan o, bukol-bukol sa yun. Bukol-bukol. Kailangan talaga matanggal mo yan. Lahat, kung saan may maangat. So, yun talaga yung dapat sa pagbabago ng pintura. Wala naman natin. Ito kasi mga katos ng CR po. Ang CR kasi may tubig yan, malamig yan. Kahit nasabihin na natin naka-waterproofing yan, nagmo-moist yan. So, yung pintura na yan, kahit magkakaroon na nagtataka yung mga hindi marunong sa mga may-ari ng bahay. Bakit nagkakaganito yung bahay ito? No? Mayroong mga nagbubukol-bukol. So, yan yung anong tawag ng tubig, yung pawis na galing sa loob ng hindi naman siya asin tubig talaga, yung lamig siya. Yung pawis na, tapos pag pumasok dito sa ano ng pintura, yun ang nagkakaroon siya ng kuwang, nagkakaroon siya ng hangin. Pag natuyo na yung tubig, hangin na ang papalit. Kaya makipapansin nyo, nakabuhol na siya. Yun ang kailangan nyo tanggalin. Ayun, napangabang na lang pagkatapos ay. Ito naman, madali lang naman ito. Ng mga katods, ito ay ano, bibili ka lang ng may skim coat ngayon. Dati hindi nakakabili ng 2 kilo, ngayon nakakabili na. So ito, pag na panahirin mo ka ng skim coat, papantay mo ito, so walang problema yan. Kahit hindi mo pahiran ng skim coat yung buo, ito lang, papantay yan. So, yung mga katods, pag mga may nagugupa talaga, hindi mo talaga maiwasan magbutas ng ano. Magbutas ng mga pader, kaya ito magbutas ng dami. So, kaya kailangan talaga pagka umalis yung namumupahan, pagbabagong gastos talaga. Kasi siyempre, ito, maraming hindi mo naman masasabi na yung mga gamit nila na dala ng bagong pag-uupa ay tutugma dito sa mga butas. So, kailangan mo muna talagang tanggalin yung mga butas-butas na yan. Balik mo sa makinis ulit dati, magbubutas talaga sigurado yung mga bagong nag-uupa. Pero okay lang yan, yun yung pinaka-maintenance talaga sa mga nag-uupa, mga tapos. So, yun lang. Kaya yan. Masilyahan natin yan, ha. Gagamitin natin yung skin coat. Makipapakita ko rin sa inyo kung paano pati-pantay pa, pantay yan sa dati. Tapos yung side niya yan, ito yung dati yung pinagpulang side. So yun, yung pa rin lumalas, yung pa rin naman. Kaso nga, siyempre ginagamit araw-araw. Kahit nga tao, pag ginagamit araw-araw, nag-iiba ang sura. Ayan, kaya niya sa labas. Siyempre, dyan kinukuskus yung naglabubuhos ng naglalabaw. Pero dito sa gilid, hindi naman ang bago. Ito pa rin. At maano kasi yung tiles, ay ano na to, yung tile grid na to, makapit din yan. Pero ito mga katods, no, pwede itong ano,
pwede nang patungan ng kasi makapit to eh. Pwede nang patungan ng tiles to. Tiktikin mo lang ng ano, yung sinsilin mo lang ng hindi naman siya buong tatanggalin yung pintura. Sinsilan lang ng concrete nail. Kakapit at kakapit yung ano diyan, yung tawag, makapit kasi yung tawag dito. Yung adhesive. Pangpadikit ng ano. Kaya walang kaya nga ito nilagay ko kasi para hindi siya masyadong matrabaho, mahal, makasaya ng ano, gastos. Kasi mura lang ito eh. Gawin mo mga katots, no? Itong buong kwarto na ito, bumili lang ako isang galon at tatlong pahit na sobra-sobra. So, ayan, ito kulit. Kulit mo, ha? Wala, yan! Ayan mga katots, no? Bibihain mo natin ng kahit paano. Para yung medyo bukol-bukol ay gagaya nito. Ang bihay mo. Bago patungan mo ulit ng steel coat. Tingin naman, iwasan pa nila. Mga nakasangat na pintura. Ayun mga katots, dire-diretso na yung proseso. Susunod naman natin yung mga katots na ano. Yung pagmamasilya naman, pag gagamitin natin yung skin coat yan. Mga isang kilo lang kasi na dito, mga 50 pesos ang isang kilo. Problema yung makukuha natin ng pintura, kailangan natin ng i-primer pa ito, pa-primer pa rin natin yan pagkatapos natin tawag dito. Pagkatapos natin yung skin coat para yung primer na yun yung sisilbing pakapit doon sa ano, pintura nang bago natin pairang ng pampainal na yung pang finish na pampainal. Para po marehas ang kulay. Ito talagang babaguhin na naman. Baguhin ko na ulit. Isang ano lang naman to, isang galon. Magkano lang isang galon, 500. No? Kailangan lang talaga may maintenance mo. Para yung mag-uupa, hindi naman siya, ano, hindi naman siya alanganin. So, yun lang. Yan mga kapits, no? Ngayon na tayo natin dito. Ito yung, ano natin, tatabtabi natin. Tingin mo lang ang laki ng poste. Ayun, ang gawin niya. Maligin mo magiging seasonal na poste para magtagtag pa rin. Pero tutunod lang tayo doon. No? Kukunin lang natin yung bakal doon sa taas na yun. So, mayroon naman tayo welding machine, ihihinang natin. Ayan, bali yan. Yan dito ko ba? Kasi may pa-quadrado dito. Pinaka-pundasyon ng mga katots, no? Uubutin muna natin yung wire nito. Kasi baka tamaan dito kasi dumaan yan eh. Ano ba pupunta rito? So tatamaan dito ng pagkakatingin natin sa sahig. Uubutin muna natin to. Sayang yung wire kasi pag naputol hanggang dito kasi yan, natakbo dyan. Punta rito. Ibigay muna yan muna natin. So, titingnan lang natin yung ano. May gagalaw. Ayun. Ayun mga katos, gumagalaw doon. Thank you.
wala na pawiran, pinatay ko na dun sa breaker niya. Putulin na lang natin dito. Ayan, safety naman niya kasi pinutol ko na, ay, pinap ko yung breaker niya. Uubutin lang natin dito yan. Ayan, para hindi ma-damage yung wire, sayang kasi. Mabading kasi yan eh. Grado tatamaan niya. Nagawa ko ng parang bahan ito.
paano. Ayan na. May pagkakataon na tagsabi. Matagal ko nang balak gawin yung katos. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. May tutuloy ko na. Ay mga katos, no? Tatanggalin na natin yung pintana niya. Napakababa kasi. Ang nagdugot na lang yung mga dati. Kasi malalim yan. Kaya yung ano namin, pinaka-flooring namin, mababa. Yung tinambakan, ayan, pumantak na yung pintana. Kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na baklasin. Malpagal ko naging ano, gustong baklasin to. Kaso, hindi ko nang magawa-gawa. Ayun yun, tatap-tap din naman tayo ng posterito. Tatap-tap din naman ako dito naman. Sasabay ko na siya. Unahin ko muna to. Lagay ko lang dito ng ano, bintanang maliit. Pag nagawa na natin yan, kasi tadahan ko uli yan eh. Isa-is. Tapos paliliitin ko na lang yung bintana para medyo maayos tingnan. Kasi sa tubig natin na eh. Kaya yan, paklasa na. Sabi na natin yan. Unahin nyo muna dito sa dulo.
Gano, ang putin na yun. Noy, ano yung mga noy? Sige, may yung sa taas, may nakakalang to. Ito, ano pa rin tama siya? Sige, malambot lang yan. Ito, natahin ko ah. Baba, huwag mo pipiglay, huwag mo pipiglay. Baba, ganito. Ito. Ito. Hindi, ito. Ayun o. Ito. Huwa. Sili mo nga na yun o. Ayun o. Sili mo. May buksan mo pa yung mailik, be. Buksan mo na, kasi mo. Ama, ama. Atang kaling ko